Hello! Magandang araw sa inyo. So, ito na naman tayo ngayon. Meron na naman tayong gagawin. Printer. Canon. So, model niya. MP287. So, natatapos mo ng repair kong isa. Ito naman yung susunod. Mayroon siyang papel. Sabi ng customer sa akin ay cartridge not recognized. Yun yung sabi ng customer. So, sinaksa ko na siya. Ito yung power niya. Tapos, sinaksa ko na pang PC. So, iti-testing ko na siya ngayon. Alamin ko kung bakit not recognized ang cartridge. Dapat ang error nito ay error 5100. Yan. Pag mga not recognized cartridge. So, try ko lang siya dito. Mag-test print ako. Ayan. Test print. Nakasaksak na. Ayan. Staple. Hindi siya nakikita. Saksak mo maayos. So, antayin ko lang siya. Install. Nag-installing pa siya eh. Yan. Detection. Pero naka-install na siya. Recognize ang cartridge. Linis. Ba't ganito ang itsura na ito? Tinalian ng mga lastik. May tali siya ng lastik. Yan. Wala na siyang ano. Sarado pa yung ano. Ito. Hindi ko lang ba sarado. Buksan ko siya. Para humigop na ang ink. Ito na lang. Na-install. Yun, okay na. Na-install na siya. Yan. Okay na siya. Install. Mag-test print tayo. Ako pala, mag-test print ako. Preference. Main. Natin, bakit? Properties. Printer, properties. Print. Okay, send. Check natin kung ano maging error. So, walang papel. Lagyan ko papel. Kasi mag-error siya, wala siyang papel. Yan. So, may, yun ang error niya. Dapat 5100 siya eh. Yung error ba ito? Hero, ink cartridge is not installed properly. Open the cartridge. So, hindi siya 5100. So, install lang natin. Ayusin ko na lang. Ay. Sana nga nga. Nakangat pala siya. Kasalanan ko. Ayun, lumabas na ang error. Ang error daw ay, ayan. Hindi naman error 5400. Not recognized lang. Salamat po siya. So, linis ko po. Linis. Bakit siya hindi ma-recognize? So, gagawin natin ay lilinisin ang tissue. Yan ang tissue. So, ginagawa ko dito sa alcohol. Nilinis ko siya ng alcohol. Pag na-recognize. Pag
konting linis. Pwede rin tubig eh. Alipulo yung gusto ko para may chemicals. So, linis lang natin. So, yung ilalim, hindi naman dito lang. Recognize. Pag hindi pa rin siya ma-recognize, palit na ng cartridge. So, linisin ko yun dito. Linis, linis. Natin. Punas-punas lang naman ang tissue to. Yan. Tapos ibabalik ko siya ulit. Balik ko lang. Yan. Tapos patayin ko siyempre. Tapos buhayin ko siya ulit. Baka sakaling gumana na. Ngayon, ang ating test print. Waiting pa rin. Sana mag-print. Sana magawa ko. Simple lang. At may kita na agad. Blind. Line pa rin siya. Printer is power on. So, walang error na lumabas. Scanning pa siya. Pag binata. Sprint nga uli ako isa. Sprint. Close. Sana kainin. At recognize pa rin. So, malamang. Palit na ng cartridge. Palit cartridge na to. Yan! So, ayan. Tinest natin. Pinagpakahirapan natin ang pagpiprint. Ang pagre-repair pala. Ayan, lumabas na rin naman siya. Stop na. Ayan, so pinagsikapan ko siyang linisin ng tubig ng cartridge. So ayan, napagana ko yung kanyang black at saka yung kanyang color. So nade-detect na siya. Kunting tiyaga-tiyaga lang sa pagre-repair. Hindi, kung hanggat maaari, hindi magpalit. And ito talaga ang sakit pag continuous. Ayan, pinagtsagaan ko siyang linisin ng tubig. Patayin ko na muna. Saka mag-test screen ulit. Test print ulit tayo. Yung talagang working na aking ni-repair. So yan, hindi ko siya pinalitan ng cartridge. Sinubukan ko lang siyang linisin ng tubig. Ipagit na yun natin. Sana gumanan. Magtuloy-tuloy na. Ipagit na. Hit na. Ayan. Hit na siya. Balik ko lang yung kanyang ba't ito yung bunot? Ay, nagbunot. Balik ko muna siya. Hinatin siya. Hanapin mag-test print. Tanggapin ng aking kamay. Yan talaga po nagre-repair ng printer at wala kang gloves.
puro ink. Just print ulit tayo ng isa for the last time. Print, send, print. Ay, wala na yung alarm dito. Okay lang yan kahit may ilaw. Tsaga-tsaga lang sa paglilinis para hindi bumili ng cartridge. Yan. Tingnan natin ang T-Sprint natin. Buksan natin ang block para humito. Yan. Basta wala yung alarm. Okay lang ito kahit yung ilaw. Okay na yan, makakapag-print na. Pag may alarm kasi, ibig sabihin may problem siya. Either cooler or back. Ang sakit ng continuous yung ganyan. Error 5100. Tapos yung ink, cartridge cannot recognize. Yan yung mga problem ng ano. So yan na okay na yung printing natin. Kasi may mga ink na lang siya kasi pinunasan ko ng basa yung ano. Kailangan patay siya. Naka-off pag pupunasan niyo ng tissue na basa yung kanyang head. Yan. Kailangan ay naka-off patay para hindi siya mag-shorted ganyan. Kasi may kuryente din yan. Kaya pag binasa niyo yung tissue tapos pinunasan niyo yung head ng cartridge, kailangan na ipatay. Walang pang. Ayan, test pilot natin. Para mawala yung masang natulo. At, send ulit tayo. Test print. Okay. Ayan ang ating repair ngayon. Printer. Kasi kung hindi magkaigi yun, ang ganun na taktika na linisin ang cartridge, linisin yung head niya. So, palit talaga ng cartridge. Kasi bulk cartridge na hihira. Yung mga ganun. So, yan. Nakapag-print na tayo. Isa pa. Print ulit tayo. Okay. Ayan. Wala siyang ano, ink. Pero okay lang yan. Hihigop naman yan. Kaya. Ah, yan o. Malinis na. Okay ka. Clear siya. Clear. Okay na ang ating printing. So, 400 sana ang service charge nito eh. Yan yung repair. 400. Siguro kung ako'y mabait, 250 pwede na. Pero kailangan ko ng pera. 400 ang service charge. So, ayan ang aking repair ngayon. Canon printer MP287. So, ayan. Oh. Eh, repair kasi siyempre 400 yung labor, pinakamura na nga yun eh. 400 labor. Siyempre pinaghirapan ko din naman. Yeah, 400. So, ayan. Never mind, huwag niyo isipin ang aking pinagsasalun. So, ayan natin ang repair. Sana kahit paano may natutunan kayo. Gamitin ang tubig, tissue, tubig, kailangan walang power para hindi siya mag-sorted. So, yun lang pag na-recognize yung cartridge. Ganun lang ang gawin. Try and try lang. Huwag susuko. Hanggang sa matapos at ma-repair. Ayan po. So, ganyan na ang aking repair. Salamat po sa inyong pananood. At hanggang sa muli. Bye-bye!